Alamin po natin bakit napakadelikado na mag-issue at mag-sign ng commercial invoices. Pag sinabi natin commercial invoices, yan po yung official receipts, sales invoice, vouchers, at mga dokumento na nakarehistro sa BIR. So magko-concentrate lang tayo dun sa mga dokumento na merong penalty. Yung pong VAT invoices, VAT official receipts, non-VAT invoices, non-VAT official receipts. May penalty po yan. Kaya very dangerous po yan para po sa isang presidente ng company, treasurer ng company, sa cashier or kahera, mga sales ladies at mga delivery person, yung naatasang mag-issue ng resibo. Ang tulong ko sa inyo, kahera, mga sales lady at delivery persons, ay ganito. Ayokong magkaroon ng problema kayo kasi kayo ho yung breadwinner ng family nyo. So, tutulungan ko ho kayo paano maiwasan ang problem brought about by misunderstanding pagdating ho sa pag-i-issue ng resibo. Sabihin ko lang ho sa inyo, 2 to 4 years ho ang pagkakakulong kung hindi kayo makikipag-compromise legally sa BIR. 2 to 4 years. Kung 10 ho yung resibo na mali ninyo, times 10 ho yun. Magiging 20 years, magiging 40 years ang pagkakakulong nyo. So, isang resibo, 2 years minimum or 4 years maximum. Iwasan ho ninyo magkamali at ituturo ko sa inyo ano yung hinahanap ng BIR na mali. Topic natin, dangerous signing commercial invoice. Ito po yung kaso na hawak natin. At ito po ay nahuhuli ho ng BIR ang mga taxpayer sa pamamagitan ng letter of authority. Ibig sabihin, na-issue na ho ninyo yung resibo na hindi nagre-reflect o nagko-contain ng required information. Required. Pag sinabi ho nating required, ibig sabihin ho niyan ay utos. So, ang trabaho mo, sunod sa utos. Ano yung utos? Ito po. Ito po ay isang complaint affidavit na galing sa BIR. At ito po yung utos. So, ang suggestion ko lang, i-press ninyo yung post. Di pag naka-post na, then read nyo na. Okay? Ganun lang kasimple. So, i-post nyo to para mabasa ninyo yung lahat ng klase ng information na kailangang i-indicate. Sabi, shall indicate. O shall be indicated sa resibo. Ayan po yan. Post. Ngayon, kung hindi nyo gagawin yung nakasulat dyan, kasi mga resibo natin, diba? May blanko yan eh. Paparehistro mo muna sa BIR. Pag nakarehistro na, tsaka ka fill in the blanks. So, blanks. So, kailangan hindi siya maging blank. Yun lang ibig sabihin. So, naging blank siya, may liability ka. Pag hindi mo raw ginawa yan, kakasuhan ka using section 264. E ano ba sarang nakasulat sa section 264? Ayan ang 264 sa Republic Act 8424. Sabi, any person issues receipts or invoices that do not truly reflect and or contain all information required to be shown therein suffer imprisonment of 2 years but not man 4 years. Ulitin ko lang, isang resibo equals 2 years. Minimum, isang resibo equals 4 years. Ngayon, kung 10 resibo yan, time mismo yung 2 years equals 20 years yung pagkakakulong. Kung 20 resibo yan, time mismo yung 4 years, edi 80 years na pagkakakulong.
Ganyan ang mangyayari. So, pwedeng iwasan niya ng mga cashier. Mag-like lang kayo at saka mag-subscribe. Pwedeng iwasan ng mga delivery men o saka mga sales lady. Mag-comment lang kayo ng emoji ninyo dyan sa baba. Favorite emoji nyo. At ibibigay ko sa inyo yung link ng video. Tulong ko sa inyo. At para naman sa mga treasurer at saka presidente, may iwasan din ho nyo yan. Ano yung magresibo.ph kayo? Ano yung resibo.ph? Electronic invoicing. Pindot-pindot lang kayo, automatic na nagpipill up yung mga blanks ng isang resibo, sales invoice or official receipt. Ito po yung dapat ninyong gawin. I-download ho ninyo itong Revenue Memorandum Order 7-2015. Pwede raw ho kayong magbayad ng compromise penalty. Pag hindi nyo binayaran yung compromise penalty, suggested lang sa BIR yan, in lieu of criminal prosecution. Pag binayaran nyo, wala nang criminal prosecution. Yun yung sinasabi dito. Kaya kailangan ninyong bayaran para walang criminal prosecution. So magkano ba bayad namin, tax specialista? Under Section 6.4, yun yung kino-compromise mo. Yung first offense mo, 5,000. Ibig sabihin yung first offense mo, first na nahuli ka. Kahit 1,000 yung inyong resibong mali, isang beses lang ang count nun. Isang beses ka lang magbabayad ng 5,000. So, ibig sabihin, sa loob ng isang taon, isa lang. Ngayon, pag second offense mo, lalabas na kasi sa yan sa CMS ng BIR na meron kang binayarang 5,000. Nahuli ka uli, magbabayad ka ng 10,000. Yan yung second offense. Pero hindi na pwede yung pangatlo. Kasi pagdating ng pangatlo, hindi na raw subject sa compromise penalty. Pag hindi subject sa compromise penalty, ibig sabihin, magpa-file na ng complaint affidavit ang BIR na ang gagawa niyan yung Chief Legal Division at pipirmahan ng Regional Director sa Department of Justice. Yung Department of Justice, dadali naman niya sa MTC. Yung MTC naman, yung Municipal Trial Court, MTC, mag-i-issue ng warrant of arrest sa'yo. Huhulihin ka ng pulis pag may warrant of arrest na. So, ang solusyon dyan, napaka-importante. Kung hindi nyo alam ang gagawin nyo, kumonsulta kayo. Pwede kayong bumili ng appointment, lalong-lalo na yung mga presidente at saka yung mga treasurer. Pwede nyo naman akong kontakin, bumili kayo ng appointments. Kung meron kayong agam-agam o hindi maliwanag sa isip nyo, pag-usapan natin. Sasabihin ko sa inyo ang dapat nyong gawin kasi alam na natin kung ano magiging future nyo. Para sa mga training ho naman ninyo, meron akong mga libre video. Pwede yan sa Tax Specialista YouTube channel at saka sa Taxpayer Facebook. Libre mga video para sa inyong mga empleyado. Or mag-in-house training ho tayo through internet na lang. Or maging member kayo ng aking YouTube channel, Tax Specialista. Andiyan dyan ho yung mga curriculums na i-discuss natin. Para ho sa mga problema nyo sa assessment, meron tayong available templates for sale. Andiyan dyan ho yung mga contact details ko, telephone number, at saka yung pong email. Ayan. Ito ho yung email na pwede nyong kontakin. So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you. Ako ko sabihin last two words. May video tayo tungkol sa dangerous signing of BIR form at saka mga analysis of BIR deficiency tax assessment. Kung hindi nyo pa napapanood yung dangerous signing of VAT invoice and official receipt, paki-check nyo ho yun. For life!